guys, welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin guys ay yung part 3 ng ating scammer topic sa long distance relationship. Because in LDR guys, it's not just all about love and relationship. Sa ngayon ay pinapasok na rin to ng scamming. In fact, hindi lang to sa ngayon, kundi kahit noon pa. Yun nga lang, sa ngayon lang to medyo umalingaw-ngaw kasi wala namang masyadong YouTubers ang nagbahagi about scamming sa long distance relationship guys. At wala rin itong masyadong report sa pulisya na naibabalita sa mainstream media na isang individual ay naloko or na-scam ng isang ka-long distance relationship niya. Walang ganoon sa mainstream media guys, kaya itong scamming sa long distance relationship ay hindi siya ganoon kasikat. Kaya marami ring mga kababayan natin ang hindi nakakaalam na may scamming sa long distance relationship. Wera na lang doon sa mga individual na mapagmatsyag, yung marunong talagang kumilate sa ka-LDR nila, yun ang mga tipong hindi talaga maloloko. Pero paano na lang yung mga kababayan natin na yung tipong mga hopeless romantic? Yung mga tipong nagwi-wish na sana yun na yung makatuluyan nila, lalo na yung mga scammer guys, sadyang tinatrabaho kanya nila. Na yung tipong pinapakita talaga nila sa'yo na seryoso siya sa'yo para mas madaling mahulog yung loob mo sa kanya. And most of all ay para maibigay mo yung buong tiwala mo sa kanya. Kaya pasok na dyan lahat ng tinatandaan lahat ng impormasyon mo. Kasi syempre, ilagay mo yung sarili mo sa kalagay ng scammer. Kung makikipagrelasyon ka, kung gagamitin mo yung long distance relationship mo para makapang-scam ng tao, ay syempre, tatandaan mo lahat ng impormasyon ng kausap mo para hindi ka mahalata na scammer ka. Kaya sa mga kababayan natin, hindi pa nakakaalam guys about scamming sa long distance relationship, panoorin nyo to. Dahil ibabahagi ko sa inyo ang kung ano-anong mga klaseng scammer ang pwede nyong ma-encounter sa long distance relationship na maaring hindi nyo pa alam. And of course, before we will proceed to that, let me ask you at least 2 seconds of your time guys to hit this subscribe button below. At huwag nyo rin kalimutan i-tap yung bell button so you will be notified to all of my upcoming videos. Let's go to our topic for tonight na kung ano-ano yung mga klaseng scammer ang pwede nyong ma-encounter sa long distance relationship. Kasi ang kadalasang pagkakaalam ng marami guys na ang scamming ay puro lang panghihingi ng pera, which is hindi ganon. Ang scam guys ay galing sa word na pangluloko. Hindi lang siya nakafocus sa panghihingi ng pera kaya ka na-scam. Ang scam, lalo na sa long distance relationship, ay may tatlong klase na dapat nyong malaman. Kasi ang kadalasang ang alam ng lahat ay panghihingi lang ng pera. Na sa long distance relationship ay hindi lang ganoon. So para sa mga nagbabalak pang mag long distance relationship, ay dapat lang mapanood nyo to. At yung sa mga nandito na sa long distance relationship right now, ay magmuni-muni kayo guys at baka yung ka-LDR nyo ay isa sa mga scammer na nandito sa mababanggit ko. So now, let's go to our first scammer. Pinakaunang klase ng scammer, guys. I mean, ito yung pinakatalamak sa lahat. Ito yung pinakasikat sa lahat. Yung money scamming. Yung money scammer. Ito yung klaseng gumagamit ng pagpapaawa effect. Sa mga hindi nakakita nung first and second video ko guys, I recommend na panoorin nyo yung 17 signs ko. Yung first and second video guys, dapat makumpleto nyo yun para matotally alert kayo sa mga scammer sa long distance relationship. So money scammer, balik tayo dun. Parang yung seryoso din na naka-long distance relationship guys, ay tatrabahuin ka rin ito ng bonggang-bongga. Yung tipong huhulihin talaga yung loob mo para mahulog ka sa kanya. And most especially ay yung buong tiwala mo ay maibigay mo sa kanya. At gaya ng ka-long distance relationship nyo na seryoso guys, ay araw-araw ka rin iti-text nito. Napaka-sweet nito sa text messages at nag-e-effort din to ng regular call. Yun nga lang hindi nakikipag-video call. Kasi syempre kailangan nilang itago yung identity nila from you para in case pag nagsumbong ka sa mga otoridad, in case na magka-bulilyaso na ang lahat, magka-alaman na ang lahat, magka-bulgaran na ang lahat, ay wala kang impormasyon sa kanila. Kaya katulad ng nasa seryoso
itong long distance relationship, guys, ay ganoon ka rin tatrabahuin nila. Lahat ng impormasyon mo ay tatandaan niya nila, kahit yung anniversary nyo, kahit yung mansary nyo ay tatandaan niya nila. Kaya huwag kayong magtataka kung masyado kayong tinatrabaho, kasi trabaho naman talaga nila yan. So kaya kahit yung pagtanda nila sa lahat ng impormasyon mo, kahit sa kalait-liit ang impormasyon mo, sa impormasyon ng buhay mo, ay tatandaan nila yan para mahulog yung loob mo sa kanya. And the reason why they do that, guys, kasi pag nahulog ka na sa kanila, pag nahulog ka na sa kanya, ay madali na lang sa'yo na ay maibigay mo yung buong tiwala mo sa kanya. So dyan na ngayon papasok yung paawa effect. Yung tipong kaawa-awa yung sitwasyon nila para mahingan ka ng pera. Actually, hindi rin yan hihingi ng pera directly, like, bigyan mo ko ng pera kasi ganito, ganyan. Ang hihilingin nila niyan sa'yo, guys, ay tulong. Para pag naawa ka sa kanya, kasi nga mahal mo na siya, nahulog na yung loob mo sa kanya, syempre maawa ka sa sitwasyon niya. Ngayon pag nanghihingi siya ng tulong, ay tutulungan mo siya. At since you're not in a short distance, yung tipong nasa Pilipinas ka or nasa kahit ibang bansa ka, at nandoon din siya sa ibang bansa, so for sure, ang hinihingi niyang tulong ay automatic magiging pera yan. So, dyan na ngayon papasok yung money scamming, guys. Na ang KLDR mo ay money scammer. And in this kind of scamming, guys, ay napaka sobrang madrama nito, na kung hindi ka masyadong mapagmatsyag, ay madadala ka talaga at maloloko. At para mas maintindihan nyo ng mas maigi, ay magbibigay ako ng iba't ibang halimbawa. Unang halimbawa, US military kuno siya. Ngayon na baril siya sa kung saan mang parte ng katawan niya, as long as kaya niya pang magsalita at makipagbunik sa'yo. So ilagay na natin sa paa, sa hita, kahit saan, guys, ay pwede niyang gamitin as long as kaya niya pang makipag-text or makipag-punik sa'yo. So ganito ang sasabihin niya, nasa ospital kuno siya at naka-confine at naka-freeze lahat ng card at bank accounts niya. Kaya ang mangyayari niyan, guys, ay nasa ospital siya, naka-confine, walang kapera-pera. At paano kung yung pakilala niya sa'yo ay ulila? So it means wala siyang pamilya. Kaya malamang walang makakatulong sa kanya kahit sino man. Kaya ang mangyayari niyan, guys, ay hihingi yan siya ng tulong sa'yo financially. Kasi nga naka-freeze lahat ng cards niya, ng bank accounts niya, tapos ulila siya, wala siyang pamilya. Na dyan na papasok ngayon yung money scamming, guys. Kasi syempre, pag nanghihingi siya ng tulong sa'yo, hindi niya sasabihin manghihingi siya ng pera sa'yo pang gasto sa ospital, but as a help, idadaan niya sa tulong ko, no? Manghihingi siya ng tulong para tulungan mo siya sa gastusin niya. So, anong ibig sabihin niyan? Pera. So, dyan na ngayon papasok yung money scamming, guys. Na yung KLDR mo ay money scammer. Kasi hinihingan ka na niya ng pera. Hindi man directly as money yung gusto niya, kundi tulong, which means money also. Actually, huwag kayong maniniwala, guys, kung yung KLDR nyo ay US military tapos nabaril ko, no? O kaya hihingin kayo ng pera for their medication. Huwag na huwag kayong maniniwala, guys, kasi ang mga sundalo, mga military, ay may sarili yan silang doktor. Na kahit saan yan sila ilagay sa mga critical area, ay kasunod nila o nasa kampo rin nila yung mga doktor na magtitreat ng mga sugatan nila. Kaya, wag na wag kayong maniniwala kung yung KLDR nyo ay US military tapos hihingan kayo ng tulong for their medication. At halimbawa, pag na-confine man sila, wag rin kayong paluloko, guys, kung hihingan kayo for medical reason. For medical financial problem nila. Kasi sagot yan sila ng gobyerno. Hindi nila kailangan bumunot ng sarili nilang pera para ipagamot yung sarili nila. Kasi sagot yan sila ng gobyerno, sagot ng gobyerno yung pagpapagamot ng sugat nila. Lalo na kung yung sugat nila ay galing sa critical area, galing sa giyera. Kaya wag na wag kayong paluloko, guys, kung hinihingian kayo ng ganyang klaseng tulong ng US military na KLDR nyo. Now let's go to our second sample. Na yung sinasabi nila, guys, na gusto nilang mag-leave, kaya hihingi sila ng tulong sa'yo na magpadala ka ng pera sa kanya at babayaran niya pag nagkita kayo kasi naka-freeze yung bank accounts niya. Huwag na huwag kayong maniniwala sa ganyan, guys, kasi yung US military ay malaya yan silang makakapag-transact anytime about their money on the bank.
Kaya hindi totoo yan, guys, na naka-freeze yung account nila while being deployed to a critical area or to any location they had been deployed. Hindi totoo yan, guys, na naka-freeze yung accounts nila or yung cards nila. Kaya, manghihingi sila ng tulong sa'yo na supportahan yung leave of absence nila kasi nga naka-freeze yung accounts nila kaya wala silang magagamit na pera. Huwag na huwag kayong paluloko sa ganyan, guys, kasi hindi totoo na wala silang access. Meron silang access sa money nila, guys, if it just their own. Maaari lamang na i-freeze yung bank accounts ng sundalo, guys, kung na-detect yan na ginagamit for terrorist financing o kaya money laundering, yung tipong ginagamit din sa pangluloko pag na-detect yan ng mga kataas-taasan nila, ay yan, fini-freeze yung accounts nila. Pero yung tipong ginagamit sa personal, ay hindi totoo yan, guys, na naka-freeze yung account nila. While being deployed, ay kaya nilang i-access yung accounts nila, yung bank accounts nila. Kaya wag na wag kayong paluloko pag ginagamit ng ka-LDR mo yung rason na naka-freeze yung account, yung bank accounts nila, kaya manghihingi sila ng tulong sa inyo for anything, like for example, for their leave of absence, for surgery, for medical reason, or for anything. Wag na wag kayong maniniwala, guys. Ngayon, dun tayo sa pangatlong sample ng money scamming. Yung tipong magpepresenta yung ka-LDR mo, guys, ng business at kailangan niya ng investment. Ano ba yung investment? Money. It's also a money, guys. Investment is a money. So, ngayon, yung ka-LDR mo magpepresenta sa yung business. For example, lupa ba ngayon? Palayan? Or kung gusto niyang gumawa ng business, gagawin kanyang kapartner, siya itong magmamanage at ikaw itong investor. So, since ikaw itong investor, so it means ikaw yung magpapalabas ng pera. Ikaw yung magbibigay sa kanya ng pera. Actually, hindi naman agad-agad mahuhulog sa scamming yan, guys. Kasi syempre, malalaman mo lang na scam yan pagkatapos ng lahat-lahat na nakuha niya na yung pera, pero wala siyang may presentang business. Or wala siyang may presentang palayan. Or anything na ginamit niya para makakuha siya sa'yo ng pera. Doon mo lang malalaman na na-scam ka. Napakasimple lang i-detect yung money scammer, guys, na ka-LDR kasi syempre, doon at doon yan mahuhulog sa tulong na ang ibig sabihin ay pera. At pag nangyari yun sa LDR nyo, sa long distance relationship nyo na nai-involve yung pera, ay automatic maging mapagmatsyag ka, kilatisin mo siyang mabuti, and most of all, balikan mo yung videos ko about 17 signs. Kung may 5, 6, 7 na nandyan sa long distance relationship nyo or nandyan sa ka-LDR mo, ay for sure, guys, money scammer yung ka-LDR mo. Kung ganoon lang kadaling i-detect yung money scammer, guys, yung money scamming sa long distance relationship, guys, dito sa pangalawa at pangatlo ay medyo mahihirapan kang i-distinguish kung scam nga ba ito o ano. At para mas maintindihan nyo, then now let's go to our second kind of scammer, kundi ang cyber sex trafficker. Ngayon, ang tanong nyo, alam ko, anong ibig sabihin nito? Ito yung klaseng scammer, guys, na hinihingi yung nude photos at saka nude videos mo. At gaya ng seryosong ka-long distance, guys, huhulihin din yung loob mo nito, tatrabahuin ka rin niya ng bonggang-bongga para magtiwala ka sa kanya, but of course, and of course, kapareho ng seryosong ka-long distance relationship, ay gagamitin niya rin tong salitang I love you, I miss you, yung tipong napaka-sweet sa messages, at yung tipong pangangakuan ka nga rin ng kasal, first meeting, and everything, at lahat-lahat pa nga ng commitments ay gagawin rin nito, guys, para lang mahulog yung loob mo sa kanya. Kaya tatrabahuin ka ng bonggang-bongga nito, guys, kasi ang ganitong scamming ay pangmatagalang panahon. Na kung hindi ka mapagmatsyag, ay hinding-hindi mo mapapansin na nai-scam ka na pala ng ka-LDR. Halimbawa, guys, syempre pag hulog na yung loob mo, may tiwala ka na sa ka-LDR mo na ganitong klaseng scammer, ay unang-una niyan ay manghihingi yan ng nude photos. Which is kung inakala mo nang mahal ka rin niya kasi nga kung todo effort din yung ginagawa niya sa'yo, pagtatrabaho niya sa'yo, kaya aakalain mo rin seryoso talaga siya sa'yo, guys. Kaya that time na paghihingi siya sa'yo ng nude photos ay bibigyan mo. Until na manghihingi rin yan siya ng
nude videos from you. Yung pasasayawin ka sa harap ng kamera, magsasarili ka sa harap ng kamera, yung tipong uutusan ka niya guys na i-flirt mo siya sa harap ng kamera. So ano bang gagawin mo? Yung tipong sasayaw-sayaw ka sa harap ng kamera habang nakahubad ka? Which is ang hindi mo alam ay nakarecord ka sa kanya. At syempre, part yan ng long distance relationship guys. Kahit sa seryosong long distance relationship ay nangyayari yan. Kaya hindi mo yan ngayon iisipin na scammer yung ka-long distance relationship mo. Kasi nga, lahat ng signs din ay ginagawa niya. Yun nga lang, dito mo malalaman na cyber sex trafficker yung ka-LDR mo. After mo gagawin yung nude videos, after mo gagawin yung pagsasayaw-sayaw sa harap ng camera habang nakahubad, ay padadalhan ka niya ng pera kahit hindi ka nang hihingi. At pag nagpapasalamat ka guys, syempre kung ikaw ba naman ang bibigyan, magpapasalamat ka, diba? At pag nagpapasalamat ka, ay sasabihin niya sa'yo, "It's okay, honey. It's okay, sweetheart. It's your money." Siyempre, pera mo yun, guys. Kasi ang hindi mo alam, yung naked videos mo, yung naked photos mo, ay ibibenta niya yan. Kaya yung halagang sinend niya sa'yo, ay barya lang yan sa kikitain niya dun sa videos na sinend mo sa kanya, guys. And the reason why they need to send you a money after your videos ay sa rason na may maipapakita silang pruweba, guys, na hindi nila ninakaw or kinuha basta-basta yung videos mo, kundi may consent sa'yo, yung tipong benenta mo. Kasi ayan may resibo na binayaran nila sa'yo. Yun yung rason guys na kung bakit pagkatapos mong ma-send sa kanila yung nude videos mo, ay pinapadalhan kanila ng pera kahit hindi ka nang hihingi. Kasi yung pera yun ay hindi yun bigay, kundi bayad yun sa nude photos or nude videos mo na sinend mo sa kanila, sa kanya, sa ka-LDR mo. Now let's go to our of scammer sa long distance relationship guys na for sure ay hindi nyo pa naririnig. Pero it exists guys. Hindi ko man siya naranasan guys, but I know one as a victim. Hindi ko na siya papangalanan for her safety, but this kind of scam guys is napaka-delikado na dapat nyo ring malaman. Kasi I think walang sinumang YouTubers ang nakapagbahagi nito. Kaya makinig kayong mabuti guys dito sa pangatlo kasi medyo delikado to. A contraband dealer. Yung ka-LDR nyo ay hindi lang scammer but a contraband dealer. Yung ginagamit yung relationship nyo tapos magpapadala siya ng package. Siyempre, yung pagpapadala guys ay kasama yan sa long distance relationship kahit sa seryosuhang LDR. Kasama yan siya guys. Pero ang nakakabahala rito ay tinitake advantage din yan ng scammer na contraband dealer. At para mas maintindihan nyo ng mabuti guys, I will give you a sample light. Magpapadala siya sa'yo ng package. Ang pakatandaan nyo ng mabuti guys ay kung may instruction siyang ibibilin sa'yo, like sa isang buong package ay may dalawang paketing nakalagay. Yung isang pakete ay sa'yo, pag dumating sa'yo, pag na-receive mo na, yung isang pakete lang ang sa'yo, tapos yung isang pakete is for someone. And then this someone will come to your house and will take this another packet from your package. Yan yung pakatandaan nyo guys. Kasi ang tandaan nyo, ang nasa consignee, ang pangalan ng consignee is your name. Paano kung yung isang pakete na hindi sa'yo, kaya nga kukunin na ibang tao ay contraband yun. Pero yung package na yun guys ay nakapangalan sa'yo kasi ikaw yung consignee ng ka-LDR mo. Paano pag na-trace ng mga otoridad na may papasok na contraband, like for example, hindi mo pa nakuha, pero nakapangalan na sa'yo, ikaw yung consignee. Yun nga lang, ang instruction ng ka-LDR mo ay pag na-receive mo na, yung isang pakete ay sa'yo, tapos yung isang pakete ay kukunin ng sinuman na hindi mo kilala. Pero dun tayo guys, sa custom pa lang. Paano kung contraband pala ang laman ng isang pakete na kasama ng package mo? Tapos pag nasabat niya ng mga otoridad, ang automatic na masasabit guys is your name. Pangalan mo kasi ikaw yung consignee doon. Ano ba ibig sabihin ng consignee para mas maintindihan ng mabuti? Ang consignee guys is receiver. Ikaw yung magre-receive ng package.
So, since it's a contraband, ikaw ngayon yung magkakargo ng sala, ng kontrabando, kasi ikaw yung receiver. So, wala kang kalam-alam, damay ka sa kaso. Wala kang kalam-alam, kontrabando pala yung nireceive mo. Kaya yun yung pakaingatan nyo guys na mag-receive ng package, lalo na pag sinasabi ng KLDR nyo na sa custom nyo pa kukunin. Kaya sobrang mag-ingat kayo sa ganitong scam sa long distance relationship guys, kasi nagagamit kayo. Yung pangalan nyo ang nagagamit rito, na automatically pag nasabat ng mga otoridad na sabit yung pangalan mo as consignee, ay sabit ka rin sa kaso kasi ikaw yung consignee. Kung nagkataon na kontrabando yung pinadala ng KLDR mo. So that's all my 3 tips of kind of scammers sa long distance relationship guys na pwede nyong ma-encounter kung ikaw itong mahilig sa long distance relationship. Kasi sa long distance relationship guys ay hindi lahat nag-work out, hindi lahat nagtatagumpay sa isang beses, dalawang beses, tatlong beses lang. Yung iba nga bago nakatagpo, bago nagtagumpay, bago tinuluyan ang KLDR nila ay nakasubok ng maraming beses pa. Kaya for sure kung ikaw itong hindi pa nagtagumpay ay may posibilidad that you will find another long distance relationship to a different person again. Kaya kailangan nyo itong malaman itong mga ganitong impormasyon guys. Kasi kung retaker ka sa LDR, ay for sure, may posibilidad na ma-encounter mo tong mga ganitong scammer din. By the way, hindi ko hangad ang manakot. Kasi sino ba naman ang may gusto na mapahamak yung kapwa mo guys? Yung mga tao inggit lang naman. So that's all guys, and uulitin ko, I recommend to you better to watch my 2 videos about 17 signs kung paano nyo malalaman na scammer ang KLDR nyo. And once again, bago natin to tapusin, let me do a shout out to Amethyst Drake, watching from Batangas City, Philippines. Magpapa-shout out daw siya ulit, guys. Victoria Bicoy, watching from Cebu. Maria Fatima Ersan, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Virginia Zapanta, watching from Japan. Lovelace Luzarito, watching from Kuwait. And the last one is to Miss Lola. And for those fishing for more LDR tips, guys, just kindly check out our description box below. At lahat ng LDR tips ko ay makikita nyo doon yung mga links para diretso na kayo doon sa videos. And also, you can find my own LDR story. And of course, yung mga reaction and suggestion nyo guys, isulat ni dyan sa comment section natin. And for those who doesn't want to be exposed on our comment section, you can always reach me out right here on my IG. Or you can search and connect with me in Facebook. Nasa description box ko rin yung link ng Facebook ko guys kung saan pwede nyo kong makakonect. And you can have also my advice personally. That's all. See you in my next video. Bye-bye!